Samantala, stranded pa rin ang daang-daang pasahero sa ilang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot naman ng habagat. Sa Pasakao Port sa Camarines Sur, naubusan na raw ng pera ang mga naghihintay ng biyahe ng bangka. Inaasahan namang tatagal pa ng ilang araw ang mga pag-uulan. May report si Mav Gonzalez. Dahil sa masungit na panahon dala ng habagat, apat na araw nang stranded ang mga pasahero sa Pasakao Port sa Camarines Sur na babiyahe sana pa Masbate. Hindi pa kasi pinapayagan ng Coast Guard na maglayag ang mga pampasaherong bangka dahil sa malalakas na alon. Kabilang sa mga na-stranded ang kapapanganak pa lang na sanggol na si Baby Ann. Ganito lang po. Komportable naman po siya. Kasama ni Baby Ann na natutulog sa sahigang 146 na mga na-stranded na mga pasahero. Marami sa kanila, naubos na ang dalang pera. Sinisiguro naman daw ng pamunuan ng Pasakao Port na nakakakain ang mga pasahero. May gale warning pa ata dito sa Camarines Sur. Kaya po walang biyahe pa talaga. Hindi pa tiyak kung kailan muling mababalik ang mga biyahe. Ganito rin ang eksena sa Bulan Port sa Sorsogon dahil sa nakataas pa rin gale warning sa lalawigan. Na-stranded ang 127 pasahero. Hindi pa rin pinapayagan ng Philippine Coast Guard na makabiyahe ang mga bangkang pampasahero patungong Tikaw Island sa Masbate at sa San Vicente sa Samar. Nagbigay naman ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga na-stranded na pasahero. Nagkalat naman sa bypass road sa Lawag City ang mga bumagsak na bato galing sa isang bundok na dulot ng magdamag na pag-ulan. Bagong gawa raw kasi ang bypass road kung saan binutasan ang bundok na ginawang kalsada kaya't hindi naiwasan ang pagkakaroon ng rockfall. Agad naman itong nilinis. Inayos din ang gilid ng bundok para maiwasan ang landslide. Pinag-iingat naman ang mga motoristang dadaan sa lugar. Dahil sa masungit na panahon, kanselado rin ang ilang flights ngayong araw. Inaasahan namang uulanin pa rin ang halos buong Luzon at Western Visayas sa mga susunod na araw. Maliban kasi doon sa isang low pressure area na nabanggit ko, meron pa rin isang tropical storm at ito ay malayo sa atin. Pero dahil nasa may Pacific Ocean yan, ay tumutulong din ito para humatak o magpalakas ng habagat. Kaya hindi lamang bukas, kung hindi maaaring hanggang Linggo, ay asahan natin ang patuloy na pag-ihip ng hanging habagat. Magiging maliwalas naman ang panahon sa Mindanao hanggang Biyernes. Mav Gonzalez, GMA News.